Kabulol. So, eto, linggo ngayon, nagpahinga si Kabulol. Hindi naman puro trabaho na lang, mga Kabulol. Minsan, nakakapraling din yung puro trabaho na lang. So, eto, mga Kabulol, mamamasyal tayo ngayon. So, titingin tayo ng mga chinelas, sandals. Kasi pag umuulan, nasusugatan yung paa ko sa mga chinelas na sinusuot ko. Ang sakit, mahapde. Gumagasgas yung mga sugat kapag nakasapatos ako. Ngayon, nandito tayo dito sa David Savory. Magabang tayo ng bus papunta sa E-Mart, sa mall. Doon naman ang bagsak natin, mga Kabulol. Pasyal-pasyal muna tayo. So, magabang tayo ng bus dito, mga Kabulol. Ayan yung mga minuto kung kailan darating yung bus. So, nakalagpas na yung isang bus. So, hintayin natin yung pangalawang. Babalik. Nandito na tayo sa E-Mart. Cute ng baby, oh. So yan, mga Kabulol, dahil puro trabaho na lang sa mga nagdaang araw si Kabulol. So ngayon, it's time naman dahil walang pasok sa kabila, saka sa amin. So araw ng Linggo, mag-walwal muna tayo, mga Kabulol. Yan. Kalat-kalat lang yung mga scooter, mga Kabulol. Oh. Yan, mga Kabulol, E-Mart. Sa E-Mart na tayo. Pinakamalapit na mall dito sa amin. Punta sana ako ng Seoul para magsimba kaso masyadong malayo. At saka umuulan. Ganda ng building. Napakita ko na to dati sa vlog ko, eh. So sa mga bago, baka hindi pa alam, hindi pa nakita. So ito, flex ko lang po sa inyo. Ito po yung view dito sa may E-Mart. Kung gano'ng kaganda yung Korea, mga Kabulol. Para kayong nasa wala kayo, parang wala kayo sa Korea, para kang nasa big city ng Amerika, sa New York. Dahil sa mga taas na mga gusali dito, mga building. So ayan guys, papasok na tayo dito sa entrance ng E-Mart. So maghanap tayo ng maghanap kaya tayo ng dito, basket. Basket lang tayo, huwag tayong magbabox, tawag dito, mag-pushcart dahil konti lang naman yung bibili natin.
than sales. Ito mga kabulol, ito yung price niya. 119 lang siya. Ayan o. No? Ito, hindi ito ha. Ayan, ito, ito siya, 119. Ayan o, ang ganda ng bisikleta. Okay pa siya. Ayan o. Parang ano na siya. Ayan. 119,000 lang mga kabulol. So, pasyal lang kayo sa E-Mart. Ayan, makikita nyo. Maganda, maganda. Available mga kabulol. Wala silang ganong design. Yan, Fila. So, nasusugat ako doon sa gamit kong chinelas. Yung mga magagandang bago. Magkano naman kaya ito? Magkano kaya ito? Trenta. Ito guys, nabili natin bag. Yung like, yung nalagay sa waist. So, 30,000 siya. Wala tayong makita ng chinelas. So, baba tayo dito sa baba. So, dito naman more on mga gamit, mga kabulol. Yung talagang pagpapabox, mga plasticware, pinggan, pinaglulutuan, mga kawali, ganyan. Groceries, nandito din. Ayan o, mga
toothpaste na isang bundle. Kung magpapadala ka, tignan mo, 2, 4, 6, 8. So, 8 na. 6,000 lang yung price niya. Kung magpapabox ka, dito lang, sa baba. Mga plasticware. Alcohol muna tayo, mga kabulol. Para masigurado. Mga kabulol, oh. Ang mura ng mga bilihin dito sa baba, sa E-Mart. Huwag kang makakapag-hold ka dito. So yan, oh. Ito yung groceries. Kapag nag-iipong ka ng gamit na ipapabox dito, mga kabulol. Mga tissue nito. Spam. May spam, mga kabulol. Yan, yung pre-taste. Dito naman yung mga palaman, mga kabulol. Mga tinapay. $7,000. Dito mo ko bigla, mga kabulol, tingnan nyo. Ang laki ng pizza, oh. Pupuntong tayo guys, umorder tayo ng burger. Itayin natin. Itayin natin yung burger natin. Ayan yung mga kabulol, yung kanilang mga menu. Sarap yung burger dito, mga kabulol. Ayan o. Ano yung pangalan niya? New York Burger. Tikman natin. Ito yung pinili natin yung number 4. Burger natin guys, ginagawa na. So, in-account natin para kainin natin mamaya. Tapos na yung burger natin. Nakalabas na tayo. So yan mga kabulol, ito nasa labas tayo ngayon ng E-Mart. So yan ang buhay natin bilang OFW dito sa Basang South Korea. Hindi naman puro trabaho yung ginagawa ni Kabulol. Pag walang trabaho, ito yung ginagawa ko kasi nasanay yung katawan ko na laging busy, siguro laging laging may ginagawa. Kaya pag walang pasok, kusang gumigising yung katawan natin ng maaga. I mean, hindi yung katawan, yung utak natin siguro. Yun ang sinasabi nilang body clock. Yung pag may trabaho ka, ayaw mong bumangon dahil kasarapan pa ng tulog mo. Pero kapag walang pasok naman, kahit gusto mo matulog, kung saan gigising, hindi ka makakatulog. So ganun siguro talaga, no, mga kabulol. Guys, shoutout pala kaya, no, kay Zewo. Sabi niya, pag may time ka ulit, paki-shoutout din kami. Ang O Family of San Francisco, California, we love watching your vlogs. Keep safe, kiddo. Yan po yung sabi ng ating solid na viewers na galing pa sa sa San Francisco, California. Umaabot po yung mga video na ginagawa po natin doon. So shout out sa iyo, sir. Salamat po sa pag panonood ng mga videos na ginagawa ko. Special shout out po sa Family O. Sabi po ng ating kababayan na si Zewo, pag may time ka ulit, paki-shout out din kami. Ang O Family of San Francisco, California. So maraming salamat, sir. Stay safe and God bless po. Salamat po. Alam niyo po, mga kabulol,
May kumakalat ngayon, hindi kumakalat talaga, ako mismo din senior ko dahil nakita ko at galing mismo sa reliable na website yung source na nakita ko na dahil nga daw kasi maraming bumagsak sa CBT ang nakaraang pagsusulit ng mga nag-take na CBT, maraming nga hindi nakapasa. So hindi alam kung kailan pero siguro maybe around 70% or 80% magpapa-exam ulit ang HRD Korea. Kasi nga hindi nila na-reach yung quota nila. Sabi ko nga sa inyo, may quota yung mga kailangan nilang pumasa sa bawat magpapa-exam sila. So, huwag po kayong mawala ng pag-asa. So, ihintay lang natin yung announcement galing sa mismong HRD Korea kung kailan yung date at araw. At aalamin natin ng mabuti kung yung mga dating nakapagpa-register na nakapag-take na ng exam is kung qualified pa silang mag-take ng another exam ulit. Ngayon, good news naman dun sa mga hindi pinalad sa pagpaparegister due to technical problem about sa passport size, baka ito na yung chance nyo. So, grab nyo na mga kabulol. Or else, mas mabuti sana kung PBT yung susunod na exam na gaganapin. Mas madali po yun. Hindi naman ganun kadali, pero mas less hassle kung PBT kaysa sa CBT, mga kabulol. So, yun lang, mga kabulol. Marami kasing nagugula, nagtatanong patungkol sa kung legit po ba yung binasa nila na karating na info sa kanila na mayroon pang another exam na gaganapin. So, 80% to 70%, mga kabulol. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, aral-aral lang. Ihintay lang natin yung final date announcement galing mismo sa HRD Korea kung kailan yung susunod na exam nila. Ito ko ngayon sa labas ng E-Mart, kausap po kayo. So, andito yung smoking area, ito yung saan mga naninigarilyo. Yan. So, yan. Lovers, sana all. Tsaka pala, shoutout na rin sa mga solid viewers ko dyan sa mga nanonood lagi. Sa ating may mga bago tayong upload videos na ginagawa. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po sana kayong magsasawa, mga kabulol. Ito, kagaya na sabi ko, dahil nakaraang summer vacation, hindi ako nakapagbakasyon. Gawa ng nanghinayang ako sa panahon, pinasukan natin yung ibang bakasyon na meron tayo. And then ngayon, wala kaming pasok. So ito, gumala si Kabulol. Bibili sana ako ng chinelas, kaso walang size available. Bumili na lang tayo ng waist bag na Nike dito sa E-Mart. So mas maganda sana kung babiyay tayo ng Seoul, mas madami tayong mapagpipilian doon. Well, anyway, senior ko lang, mga kabulol, para kahit papaano naman, hindi naman masabi ng iba na puro na lang trabaho si kabulol. Mga kabulol, siguro palagi ko ganito na lang yung video na gagawin natin. So, sasakay na tayo ng bus dahil umuulan, baka mabasa yung dala-dala natin airport. Siya nga pala, ito pala yung mga pinamili ko. Yan, bumili tayo ng burger, peanut butter, yung waste bag, tsaka nag-grocery tayong konti dahil may mga grocery dito na binibili kong mga tinapay biscuits na mura dito. So, andito na lang din tayo, dito na ako bumili. Kahit na namalingki tayo kahapon. At least, hindi natapos yung araw natin na nakaigarang tayo. So, eto, nakapag-vlog pa tayo at nakapag-update din na po ako sa inyo. Inuulit ko, mga kabulol, sa mga baguhan dito, huwag po masyadong gala ng gala dahil matagal pa yung pwede nyong gugulin dito ng panahon, taon. So, mararanasan at mapupuntaan yung gusto nyong puntaan. Iwas-iwas muna kayo sa gastos. Lalo na sa mga baguhan, kailangan muna natin i-settle yung mga dapat nating bayaran, yung mga responsibilidad na lalo na sa mga nakautang. So marami kasing baguhan dito na starstruck sa ganda ng Korea, which is napakaganda talaga ng Korea. Hindi lang mga tao dito, mga babae, as in maganda talaga mga structures, building, mga lugar. So amaze ka talaga. So hinay-hinay lang, huwag magpapadala. Lalo na kapag huwag magpapadala yung lugsong pera, huwag kang magpapadala sa damdamin mo sa ganda ng Korea. So yun lang mga kablol, uwi na tayo. So magpapahinga pa tayo ng ilang oras, makakatulog pa tayo, medyo maaga pa, alas 2 pa lang dito. So ayun, makita kita na susunod kong gagawin video. Huwag niyo sanang kalimutan pindutin yung bell, notification bell sa gilid, ilagay niyo sa all para ma-notify kita sa mga video na gagawin natin. At syempre mag-subscribe ka na rin. So yun lang mga kablol. Annyeonghaseyo. Gaya na tayo. Guys, kakarating lang natin. Ito na ako sa aking factory.
gala ng kabulol. So, kita kita sa susunod mga kabulol.